Yan po yung aduana building ang pangalan niya. Yan po ang kauna-unahan naging opisina ng Bangko Sentral ng Pilipinas na pinasabog po yan noong 1941 na nasunog noong 1979. Na ang nagdisenyo po niyan ay si Tomas Cortes na ibinil po nila yan ng 1823 to 1829. So, believe na kayo ah, may walking encyclopedia dito. Si Tatay Lito. Guys, kompleto yung pamamasyal nyo sa Luneta pag hindi kayo makasakay ng kalesa. So itatanong natin kung magkano yung kalesa ngayon. So kuya, magkano yung kalesa ngayon? 350. Tapos iikot ng 450. So yun guys, 350 pesos. Tatlo na kami. Tapos iikot kami ng Intramuros, Portentiano. Kayo po, Portentiano. Iikot kami ng Intramuros. San pa ba? Manila Cathedral. So titignan ko muna yung kabayo. Baka hindi kami kakayanin. Malalaki yung mga kasama ko. Ito guys, yung ano, yung horsey tigidig-tigidig. Yan si horsey tigidig-tigidig. Ito yung aming sasakyan ngayon. Say hi! Hi! Hello! Nahiya po. Nahiya po siya. So, sige. Mag-iikot po kami ngayon. Isa to sa mga tourist attraction dito sa Luneta. Yung kalesa. Bihira ka lang makita ng kalesa ngayon. Meron doon sa may San Fernando, Pampanga. Pero mas medyo wala ka masyadong iikutan doon. So, unlike dito. Tara guys! So yan guys! Ito, akin na tayo ah. Yan, so nakasakay na kami sa may kalesa. Yan si Tatay. Ang pangalan niya, Tatay? Lito po. Ha? Reyes. Tatay? Lito Reyes. Tatay Lito, ilang taon na po kayo nagkakalesa? Matagal na po. Ito 20 anos pa lang. Ito na ang hawak ko. 59 na ako. So 20 years old pa lang daw si Tatay, nagkakalesa na rito sa may Luneta. Ito yung hanap buhay nila rito. 59 so, ngayon. So 59 na si Tatay for almost 39 years. Nasa kalsada si Tatay kasama yung kanyang alagang kabayo. So sa lahat ng mga kaibigan ko dyan na nanonood, pag pumunta kayong Luneta, hanapin nyo lang si Tatay Lito. Yan, tulong na rin natin sa kanila sa isang araw na nakababad sa init, sa sikat ng araw. Malaking tulong na po sa kanila yan. Ayan ang aming horsey tigidig-tigidig. Yan. Ayan po yung lolo natin, si Jose Rizal. Ayan po yung ating lolo daw, sabi ni Tatay. Ayan, meron pang nagpaman. At ayun naman po yung photo buffer na Torre de Manila ang pangalan. Ayan, so ano pa, nasa stop light po tayo, naka-red. So taga saang probinsya po kayo, Tay? Dito ako lumaki sa Maynila. So, ang nanay ko, Negros. So, Ilonggo po kayo, yung nanay ninyo. Tatay ko, Manila po yun. So talagang dito na talaga si Tatay lumaki, Tatay Lito sa Maynila. Ito na talaga yung kanilang number one source of income nila dito sa Maynila, yung pagkakalesa. Sa isang araw, Tatay, magkano man kinikita ninyo? Ibig sabihin, kung halimbawa, wag lang uulan, kahit pambili ng bigat tsaka ulam, kikita ka rin kahit pa. Tama, sumubla ka lang sa 100, 400, 500. Hindi pa rin pareho na kasi hinahanap mo pa tayo pag minalas ka, uwi ka. Pag umulan, uwi ka na rin, wala akong mamamasyan eh. So yung kabayo sa inyo po, Tatay? Hindi po. Parang ano lang din? Ano na lang, namumusyento na lang. Parang gano'n na lang po namumusyento. Rider ka lang. Paano nyo po makompare yung Luneta noon kaysa ngayon? Ang Luneta, maganda.
maganda ngayon dahil yung lahat ng mga museum nabuksan. At saka ang museum ngayon, walang bayad. Ngayon araw, may bayad. Oo, kasi nag-try kami ganun sa may museum doon, libre. Yun nga lang, bawal mag-video sa loob. Ay, bawal po? Opo, picture lang pwede, bawal mag-video. So, nandito na tayo guys sa kalagitnaan ng Legazpi. Plaza Legazpi. Si Binigo Aquino, Cory Aquino, Cardinal Sin. Yan si Cory Aquino guys, at saka si Cardinal Sin. Yan po, nagkakad yung share sa yung pagkata na yan. Galing kaya na po Santiago, dito na siya sa Bagumbayan, na Rizal Park ang pangalan na yan. O di ba may tourist, ano pa tayo, may tourist guide si Tatay. Alam niya yung ano rito. Ayan po yung unang gobernador ng Pilipinas. Dahil nung panahon ng mga Kastila, yan po si Miguel Lopez de Legazpi. Siya ang unang gobernador. Dahil nung panahon ng mga Kastila, wala tayong presidente. Kundi gobernador. Siya ang unang gobernador. O, medyo luminis na ngayon eh, oh. Hindi kaya dati. Dami inaayos na po nila. Po yung tinatawag na Wall City ng Intramuros. Ito na guys yung Wall City na tinatawag nila yung Intramuros. Alam niyo po ba ang laki at luwag ng Intramuros? 64 hectare po yan. So 64 hectares yung Intramuros sabi ni Tatay. So ako first time ko nakapunta rito sa Intramuros na dinaanan ko ngayon. This is my first time. At dito po na kasi yung mga historical or heritage na mga katulad na Ateneo de Manila University, yung original nandiyan dito po. Yung UST na original nandiyan din po. At ang pinakamatandang simbahan sa buong Pilipinas, yung Manila Cathedral, based on 1571. At ang pangalawang pinakamatanda sa Agustin, ang pangatlo po yung matandang simbahan, ay yung Marisarin sa Malolos. Oo, di ba? Pag sumakay kayo kay Tatay Lito, kompleto. Complete package na. Inikot ka na, alam mo pa yung history nandito. Okay. Yun po yung tinatawag na guide and tour. Parang naging tourist guide na rin namin si Tatay dito. At ang katulad po nito po ang tourist na to, yan po yung unang cemetery ng mga madre. Yan po daw yung unang cemetery ng mga madre, yung old ruins na yan. Ito guys yung unang gate ng Intramuros dati. Pero makikita mo pa rin sa bakas dito, yung talagang lumang mga estruktura. Oh, kagaya niyan, oh. Yung Marine Technology Center, alam pa rin na parang luma. Alam mo pa po na Kastila yun. Ito yung Palacio del Gobernador. Yung Comelec ngayon. Oh, first time namin sumakay tayo. Ito po yung Manila Cathedral. Yan yung Manila Cathedral. Yan ang kira siya, no? Si Kaya, ito tour natin. Ito tour namin kayo rito. Kasama pa rin natin si Tatay dito. Kutsero tawag sa inyo tayo, no? Ang ating kutsero ngayon. Muntik na ako masabi, kutsero. Ulam pala. Handicraft, yung yan yung mga souvenir, mga handicraft, yan mga barong, mga barotsaya. Yan nandito na tayo sa May Fort Santiago. Yan po yung dinadala dito ng mga turista. Oh. Yan guys yung Fort Santiago, yung ganda po yan. Napakalapad po yan. Next time papasukin natin guys yung Fort Santiago. Yan kasi hindi tayo pwedeng bumaba. Yan. Hanggang labas na muna tayo guys. Susunod papasukin natin yan. At tignan nyo sa araw kung magkano talaga ang bayaran, kung magkano pa kinuha. Ayun po yan. Road trip tayo ngayon sa ating kalesa. Yan. Ayan po yung mga lumang kulungan ng panahon pa ng hapon. Yan. Yan yung mga lumang kulungan sabi ni Tatay. Ito shipping line is United. Yan. Keeping life. Ano naman? Ano naman? Ito may mga foreigner din dito, guys.
bullfighting. Yan, yan yung Manila Cathedral. Yan. Yan dami pang kalesa. Opo, makikita niyo yung bayaran. 1,000. Ito sir, alam niyo kung ano po ito? Ayan. Ang kauna-unahang City Hall or City Council. Ayun. Ang tawagin po ng mga Spanish yan eh, ayuntamiento, casas consistoriales. Ayuntamiento. Opo, casas consistoriales. Kung saan dito inatulan o binasahan si Dr. Jose Rizal ng firing squad. Ah, dito siya inatulan ng firing squad. Iyak po muna si Tio. Si Dr. Jose Rizal. Ito naman po yung during Second World War, ito yung American Hospital. Ngayon, clinic na lang po ang natin. Okay. Parang establishment. Ako muna natin po. Ito sir, alam niyo kung ano po ito? Ang building na yan? Ito yung mga lumang building. Yan po ang kauna-una, yung building na yan, yan po ang kauna-una ang university sa buong Asia na Katoliko. Oh. Yan po yun. Ang UST na ngayon, nasa Espanya na ako, okay. Sampalok. Ito yung lumang building ng UST. 1945. Okay. Marami kong hindi nakakaalam na yan ang UST. Ito yung lumang building. Opo. Kwento ko rin po sa inyo yan. Oh, sasagutin ko po yan. Ayan po sir, para po maniwala kayo. Ayan guys, yung the Pontifical and Royal University of Santo Tomas. Yan po. Yan po yung dating building ng kauna-unahang university sa Asia. Ang unang university is University of Santo Tomas. Yan. Ano naman yung dinungkad? Yan po yung aduana building ang pangalan niya. Yan po ang kauna-unahan naging opisina ng Bangko Sentral ng Pilipinas na pinasabog po yan noong 1941 na nasunog noong 1979. Na ang nagdisenyo po niyan ay si Tomas Cortes na ibinil po nila yan ng 1823 to 1829. So, believe na kayo ah, may booking encyclopedia dito. Si Tatay Lito. Yan. Si history din para maniwala kayo history. Ayan yung aduana, kasi alam ko aduana sa amin, parang tabi din siya ng ilog eh, doon sa amin sa Iloilo. Sinabi siyang aduana kasi tabi ng ilog. Tabi ng ilog. Oo. Ayan guys, yung luma. Ayan, parang maniwala sila. Basa. Tomas Cortes. Ayan. The design of Tomas Cortes, 1823-1829, tama po ba? That's my... Ito guys, hindi na siya occupied na building eh. Ala na po. Ano na siya? Na lang siya. Oo. Parang ruins na nangyari. Opo. Ito naman, si King Philip ang nakatagpo ng Pilipinas. Dahil siya ang nagbigay ng pangalan sa Pilipinas. Philip King. Philip the Second. King of Spain. King of Spain. Ang tunay na pangalan niya, Felipe Rey de España. Kaya Felipe or Philippines. Ayun po siya ang pangalan niya. Siya nagpangalan ng Pilipinas. Ayan. Siya nagbigay ng pangalan. Si dahil Philip the Second King of Spain. Walang pangalan ng Pilipinas kung hindi island lang. Ngayon, Philippine Island. Mm. At, yes, yung, yes, at saka Bank of Philippine Island. Dating original na Santo Domingo Church na nasa Quezon City. Yan po yun. Yan. At ito naman po, dito nagtatapos yung 64 hectare na wall ng Intramuros. Galing po ng port na ikot, dito po kinat, dito na natapos. Yung pinilalim niya, puro mundo nga po yan. Dungeon, parang dungeon siya. Apo. Yan. Immigration. Ayan po, immigration. Ito naman po, na kaalala niyo ba yung tatlong pare? Si Gumborza. Oh, yan ang kulungan nila actual. Nakita niyo. Ah, dito yung kulungan ng Gumborza dati. May Starbucks coffee, sikat na po sila. Oo, Starbucks na ngayon. So, ang dami na palang pinagbago ngayon dito. Yung mga walang papeles, hindi kayo nare-report sa Bureau of Immigration. Kaya yun guys, nagpasalamat tayo na si Tatay. Ito yung ating kinuha. May walking encyclopedia tayo. Sa history, lalong-lalo na. Kasi first time namin pumunta rito sa Luneta. Ito po yung tinatawag na Mexico Plaza. Kinukwasik po yan, kaya po may mga bakal na ganyan, ginagawan tulay na manggagaling sa Chinatown, natatagot po rito sa Intramuros. Ah, okay. Ito po yung kauna-una ang barter trading.
ng mga ninuno natin. Yung mga Chinese. Pag-barter. Opo, dito po kauna-una sumatsyod yung the Manila Acapulco Galleon Trading ng Mexico. Ayan po, nagpalita sila ng kalakal ng 1564, 92 to 1964, almost 400 years. Ayan. At ayun naman po ang presidente ng Mexico, si Adolfo Lopez Mateo, na kaya po pinagpagawa yan ng revolto dyan dahil siya ang nakapag-negotiate dito sa Pilipinas na makipagkalakalan. Inabot po siya nakamatayan sa dyan sa barko na sa, ang barko nila po, yung, kung tawagin ay galleon. Yung barkong kahoy, galleon. Yan po sumasadyan sa Ilog Pasig na yan. Opo, Adolfo Lopez Mateo. Okay po. Pero ngayon guys, yung yan, yung site na yan, ginagawa na siyang tulay para tagusan mula dun sa Chinatown, tagus ng Intramuros. Kaya parang nakakalungkot minsan, di ba, yung mga history site para lang sa ekonomiya ng isang bansa. Giniba para dadaanan lang. So, yan, so diretso pa rin tayo kasi malapit na tayo, patapos na tayo. Umikot tayo ng Luneta, Intramuros, hanggang immigration. Yan. Nakikita niyo yung mga pulong yan yun na magtawagin sa Pilipinas. Bartolina. Nakikita niyo. Ito pa rin guys, sakop pa yan ng Intramuros. Nakikita niyo yung mga pulongang maliliit na Bartolay na ang tawag dyan, na pag ikinulungan tao dyan sa umaga, kinabukasan ng umaga, patay na po lahat. Ayan, kulungan daw yan, Bartolay na, kasi meron siyang butas, tapos may mga grills. Okay. Ano po yun? Na kasi ang tubig, lumalaki tubig nung araw dito, lumalaki ng dahay tayo. Hanggang doon sa ibabaw, ngayon nakakulong, nalululod. Yan naman po ang last gate of Intramuros, Puerta de Isabel, ang ibig po sabihin ng puerta sa Spanish, pintuan. Pintuan. Yung pong Isabel, Tinagalog lang. Siya po si Queen Elizabeth na asawa ni King Philip. Ah, okay. Philippe, rey de España. Na ang bahay nila, yung post office building. Yan naman pong gate na yan, diyan dumadaan ang mga kabayo at kalesa na nagdadala ng produkto doon sa barter. Okay. Na hindi naman po kalesa ang pangalan nito nung araw, kundi streetcar or tramya. Na dumating ang mga Amerikano na binigyan. Ginawang kalesa. Binigyan nila ng kalesa, kaptela, karuahe, tartanilla, or kariton. Yan, kompleto rekado na tayo. Mga yan, matandang university na rin. Mga kababayan. Yan, built na 1620 to 1937. Ayan guys, pabalik na ulit kami ng Rizal Park. Malapit na kami. Ayan. Pagod na yung aming kabayo. Ayan. Galing na rin po kayo kanina. Ayun. Oo. Dito na tayo ulit. Ayan. So, dito na lang kami. So, ayan guys, nandito na tayo ulit sa Rizal Park. So, I hope you like this video and don't forget to subscribe to my channel. It's me again, Poel. Thank you guys. Bye-bye. To God be the highest glory. Thank you guys. Bye-bye. Thank you po, Tatay Lito. Ayan. Galing.